Hello guys, welcome po yun especially sa mga newbies to Airsoft dyan na katulad ko at lalong-lalo na sa mga naghahanap ng iPro, yung mga wala pa mga iPro dyan, no? Yung mga nagka-canvas pa lang, yung mga nagbabalak bumili. Kasi ngayon guys, pag-usapan naman natin ngayon is about sa iPro. Ito yung iPro na mura pero quality sa tibay. Kasi guys, no, tayo mga airsofter, meron tayong kasabihan na pagdating sa gamit sa airsoft, wag na wag mong, ang isa sa mga wag na wag mong titipirin is yung protection sa mata. Kaya lang guys, no, pag yung iba, pag nakarinig ng gano'n na huwag tipirin yung pagdating sa iPro, ang ibang kaya software natin agad iniisip is yung mga mamahaling iPro, yung mga branded, no, mga nagkakalaga mga 2,000 plus, mga 2,000 pataas, mga 5,000, which is true naman talaga, no. The higher the price, the more the quality. Oo, tama ba yung disco, no? Sa ganun guys, no, pag mahal ng presyo, siyempre expected mo na maganda yung quality. Eh kaya lang, parang na may mga airsofter natin na yung magsisimula pa lang, yung mag-i-invest pa lang, yung as in wala pang pambili ng ganung kalaking kalaga, no? So yung mga nagtitipid lang. Kaya ito guys, share ko sa inyo yung isa sa mga pinakamurang eye protection pero matibay. Matibay at maasahan. Ito ngayong, actually di walang brand to, no? Ito pala sa ito itsura niyan, bali nabili ko to kay Vincent. Ang price na nito is nasa nag-range na ata ng 400 to 500 nakalimutan ko na, no, kasi nabili ko to nung month of February pa nung bago ko mag-start ng mag-airsoft, no. Ito yung ginagamit ko. Actually matibay talaga siya, no, kung sa by experience, matibay siya. Kasi yun, hindi ko alam brand nito, no, kasi pero kung titingin kayo kay Neck, meron silang tinitinda ganitong itsura, no, ganito pinta kaya ganito. Ang price niya is 450. And no, kung makita sa picture, no. Bali ang brand niya daw rito is Bolle. Di ko na pronounce to Bolle, BOLLE. Tapos X800. Meron siyang mga tatlong variant ng kulay, no. Isang clear, isang yellow, tsaka isang yung dark na lens. Ito kasi clear lang to, itong nakita ko kay Vincent, no. Bali ito yung tsura niya, yan. Para siyang goggles, no. Ito nga. Bali ano siya, kung ano, made of plastic, ito rubber itong part na to kaya malambot. Ayan, tapos, fixed na to kung mapas yun dito, fixed to, hindi na natatanggal yan. Tulad nung isang ni-review kong Pyramix, no, natatanggal siya, ito hindi, fixed na. Tsaka ano to, garterize, ayan, na-stretch siya. Tapos ang adjustan niya rito, yan sa likod, ayan. Ayan po siya, ayan, garterize siya. Medyo bulky nga lang, no. Medyo makapal. Pero ang gandaan nito, nung lang ginamit ko to, never ako naka-experience ng fog dito, no. Kasi kung mapapansin niyo sa taas, ayan, may malaking siwang diyan, may malaking parang ano 'yun, parang itong pinaka-ventilation niya, no. Kaya diyan lumulusot yung ano, yung pinaka-fog niya. Kaya hanghangin hindi dito dumada, kaya yung fog niya medyo nako-kontra niya, ayan. Kaya kung mapapansin niyo talaga yung lens niya, makapal, ayan. No? Kaya dito pala may kitong matibay na talaga itong lens nito, no. Actually, ilang beses nang tinamaan ng bibis ito, no. Actually, talaga mapapansin nyo, walang gasgas. Kaya subok ko na sa tibay itong lens na ito. Kaya isa sa marerecommend ako sa mga naghahanap ng iPro, yung mga tipid sa budget, no. Yung asin wala pang mga budget, no. Mga nagsisimula pa lang. Yan, itong lens na marerecommend ako. Yan. Itong gabas na ito. Pero guys, no, kung ayaw nyo pa rin maniwala sa akin, nagagawa tayo ng firing test, shooting test. Itetest natin siya kung talaga matibay talaga siya. Sa ngayon, mag-shooting test na po tayo at susubukan natin kung talaga matibay ba talaga itong ating mumurahing iPro. Ang gagamitin natin pang-test ay itong aking rifle, itong KWA QRF Mode 1. Bali, ang huling FPS niya, yung huling laro ko sa site, yung gamit ko siya, mapalo siya ng 420 to 430 FPS. Tapos nakaano pa siya, no, battery pa natin gagamitin is LiPo battery na 11.1 volts. Bali ang gagamitin natin BBS is 0.23. Yeah, subukan natin gano'n siya katibay. Bali andito siya, no. Yan po siya, nakasabit po siya dyan. Bali po pwesto lang tayo dito sa may malapit yan. Malapit sa may pinto. Medyo malapit na to, siguro mga 6 to 10 feet lang ang layo niya. Kaya magano tayo, magagamit tayo ng eye protection. Baka bumanda po, no. Ito po guys, no, wait po, i-handle lang natin yung camera.
may another shooting to sulit tayo, nabari yung magpo-full auto naman tayo, kanina kasi puro semi-auto, ngayon yung magpo-full auto naman tayo. Napansin nyo, no? Nag-crack siya. Actually, hindi naman talaga, hindi naman siya kagad na-crack na ganyan kalaki, no? Kung mapansin nyo sa video, no? Yung unang test natin, yung semi lang, nakailan tama muna siya, siguro mga 3 or 4, puro tumatalbog lang siya, no? Siguro yung nasa pang-apat ato, sa pang-lima, doon na siya nag-crack. Pero yung crack niya, as in, maliit lang, mga banda rito lang, no? Medyo maliit lang. Tapos, yung nag-second... second test tayo, yung full auto naman. Actually, hindi naman siya po itong mga burst lock. Kasi ayoko isagad na full auto kasi tumatalsik na yun na mga banda na. Kaya burst lang muna ako, no? So, sa unang burst, siguro mga 2 to 3. Di rin siya kagad nagkakrack. Kung baga, tumatalbog lang siya. Siguro yung mga pang-apat ata o pang-atlo, doon na siya nagkrack. Actually, kaya lang siya nagkrack dahil na sinundan lang niya yung crack na dito malit, no? Parang gumapang na lang yung crack niya. Pero yung mismong sa hiwalay na crack, wala na talagang doon lang talaga siya nag-concentrate sa crack yung sa pinakauna. Kumbaga, humaba lang, no? Pero kung mapapansin nyo, hindi naman siya kagad, ano, no? Ang paganda lang dito, hindi nag-penetrate yung bibis. Hindi siya pumasok talaga, hindi siya tumagos, no? As in, crack lang siya. As in, bibis niya talagang tumatalbog lang siya. Actually, ang distance ko kanina is, lumapit ako hanggang lang, as in, nasa 4 feet o 5 feet, kasi dumikit lang ako kanina, no? Kaya medyo ilagaw ka na bang shooting test ako, medyo nailang ako dahil mabanda na eh, kaya tinigil ko na siya, no? Hindi ko na tinagal yung shooting test. Pero ganun pa rin, makikita nyo sa video, sa unang tama niya, talagang hindi siya, para bali ko na lang siyang tumatalbog lang, no? Siguro dahil nabugbog na siya, no? Siguro mga 3 times na o 4 times siyang doon tumatalbog, doon na siya nag-crack, no? Tsaka yung sa semi naman, hindi naman siya basta-basta magka-crack kung walang crack to eh. Kumbaga, humaba na lang, no? Nadamay na lang siya. Yun ang na-observahan ko, no? Kung mapasin nyo sa video, no? Ngayon guys, tanongin nyo naman ako kung talagang kung matibay ba talaga itong mumurahing iPhone na to. Kung ako tatanungin, matibay pa rin siya para sa akin, no? Kasi hindi naman siya kagad na ano, na unang tira pa lang crack kagad, no? As in, mga ilang beses mo siya tinamaan bago siya nag-crack. Saka hindi siya tumagos yung bala, hindi nag-penetrate yung bala. As in, nag-crack lang siya. Actually, ganun din naman sa ano, sa isang iPro na review ko, yung Pyramex. Meron ding isang review, no, ibang reviewer about doon. Ganun din, unang tira niya, siguro mga ilang beses tira yung lens ng iPro, yung Pyramex. Ganun din, hindi rin basta kagad nag-crack. Pero nung maraming times na tinira, doon na siya nag-crack. Actually, nag-crack pa rin siya, pero maraming times muna bago, maraming beses mo siya tinama bago siya nag-crack. Ang importante kasi dito yung sa unang tira pa lang, lusot kagad yung bala, o kaya sa unang tira pa lang, crack kagad. Actually, ito hindi, no? Actually, nung unang tira nga, medyo malit lang, dito, banda rito lang, no? Kumapas niyo sa video yung tumatama dito, as in, tumatalbog lang. Kaya lang siguro na crack to dahil nasa gilid eh. Dahil alam naman natin ang pinakamahirang part ng lens yung sa bandang gilid kasi may nanasuporta dyan, no? Pero yung sa gitna, yung unang tama niya sa gitna, kumapas niyo sa video nun kasi yung bali wala lang tumatalbog lang siya, no? Yung isa sa makaganda nito talagang hindi siya lumulusot yung bala. Kaya lang, nag-crack siya pero hindi naman siya lumusot, no? Yun ang pinakaportante rin, no? So, kung ako tatanungin, matibay siya kumpara ako kung ako tatanungin about dito sa lens natin. Kasi sa normal games naman kasi, no, pag na-hit ka ng tinamaan ka ng isa o dalawa, call hit ka na kagad, no. Eh, pero lang siguro kung zombies ka, matigas ang ulo mo, no, tinamaan ka ng isa dito, hindi ka pa rin nag-call hit, minalas ka, doon ka pa rin tinamaan sa mata, sa lens, doon na siguro mag-crack to, no. Pero kung ano, chances lang naman na tamaan ka sa lens, siguro mga 30 to 40% ano, kasi ako mula nung naglaro ako, siguro mga 9 times lang naman ako tinamaan. Pero hindi naman ano, malayong distance naman, siguro sa ilang meters yun ito, kasi nung nag-test tayo talagang 4 feet lang, as malapit lang eh. So bihira naman ganun, 4 feet titirahin ka na using
rifle na may FPS na 430 FPS, no? Actually, bawal yun. Kung malapit ka na talaga, so gagamitin sa'yo pistol. Siguro makakayanan niya, makakasurvive mo sa mga pistol na mga sin nasa 300 plus lang yan, 350. Yan yun yung pinakamalakas ng mga FPS, no? Siguro hindi ka naman siguro titirayin ng naka-rifle na malapitan, no? Kaya kamalas mo naman kung tamahan ka lang ganun, 4 feet tapos rifle yung gamit, ibang usapan na siguro yun, no? Pero kung normal na laro lang, kung titirayin ba nasa malay, nasa 60 feet o 50 feet, tapos ang gamit niyang FPS siguro mga 420 ganun, siguro makakayanan, so makakasurvive ka rito, no? Pero yung ano talaga, kung malapit ka siguro, kung tutukan, okay lang ang kakrak, pero hindi naman kagad siya magkakrak kagad, no? Kasi katama mo siyang ilang beses muna bago siya magkrak. Yun ang pinaka-importante lang, no? Yung unang tama, no? Sa unang tama, kasi walang nangyari hanggang sa mga ilang times, doon pala siya magkakrak. Yun ang importante rin, no? Kaya kung ako tatanungin is, matibay pa rin siya kahit sa murang halaga, no? Kaya, okay, kahit nagkrak siya, okay pa rin siya para sa akin. Kasi ako, based on experience talaga, marami na siyang ilang beses din naman, pero never siya nagka-scratch, kumikita niyo yun. Ngayon lang siya nagka-scratch kasi talagang nag-test fire tayo, tsaka nag-shooting test tayo ng malapitan talaga. Yan, tsaka ilang beses natin siya tinamaan kasi sa normal na games naman, di naman, imposible naman na sabihin natin 5 times kang tinira sa lens na sunod-sunod, doon ang tama, no? Pwede kang tamaan sa lens ng isang beses, dalawang beses, okay na yun. Sabi, pagka tinamaan ka naman isang beses, aamin ka naman kagad, no? Magi-call hit ka kagad, eh. Pero lang siguro kung zombies ka, di ka aamin, kakasalanan mo na yun, parang ganun. So guys, ito na yung pinaka-review ko about dito sa mumurahing iPhone na to. Ay, nasa sa inyo, no, kung bibili kayo or hindi. Pero kung ako tatanungin, suggest ko para ma-okay pa rin tong lens na to, no? Kasi marami na ako nakikita mga airsoft na gumagamit ng ganitong klaseng lens, no? Kaya sa mga low budget dyan, okay para sa akin, okay na okay ito yung ganitong lens. Pero kung may pera kayo, di bili kayo ng mga mamahalin na sa 5K, 3K, mga ganun, no? So, nasa sa inyo pa rin decision, guys. Basta yung ginawa ko, ito pinakita ko. Nag-fire test tayo. Ayan, ito yung resulta. So, nasa inyo pa rin decision kung bibili kayo or hindi. So, hanggang dito lang, guys, no? Ang aking isang simpleng review about dito sa cheap iPro. So, hanggang dito lang, guys, and thank you po, and God bless, and stay safe.